Ang kwentong ito ay nailimbag dahil sa kaganapang aktwal taong 1945, si Kihor. Nakabasa na ba kayo ng talaarawan ng isang tanyag na aswang? Yan ang hindi sinasadyang matagpuan at mabasa ni Andres noong naatasan siyang maglinis ng abandonadong mansyon na itinayo pa noong 1815. Habang naglilinis, napansin ni Andres ang isang lumang libro na tila may nawawala at bakanteng pahina. Hindi niya mawari, ngunit ang kanyang wisyo ay sadyang tumututok dito, dahilan para kanya munang itabi at maisipang iuwi para basahin dahil madaming pumapasok sa kanyang isipan na maaaring laman nito. Kaya noong umuwi, ay kaagad niyang binuksan ang aklat at doon niya napagtanto na sulat kamay ang ginamit dito at ito pala ay isang talaarawan ng isang lalaking nagngangalang Crisostomo. Ayon sa libro ni Crisostomo, ay anak ng isang pobreng mag-asawa, mga batang nagkapamilya kaya walang alam sa pagiging magulang. Lahat ng kamalasan sa buhay ng kanyang mga magulang ay sa kanya isinisisi. Kaya naman araw-araw siyang isinusumpa ng mga ito. Maaga siyang nakasaksi ng mga pag-aaway at maaanghang na salita na paulit-ulit lumalabas-pasok sa kanyang isipan. Nakasulat sa aklat, "Bata pa lamang ako ay nakilala ko na ang depinisyon ng pagkademonyo." Medyo tinamaan si Andres sa mga kataga dahil nasaktan siya at naawa sa kanyang mga nabasang sinapit ni Crisostomo. Hagupit ng pisikal na pananakit at mental na pang-aabuso ang nararanasan ni Crisostomo, nagsimula sa edad na 3 hanggang 7 taon, meron na siyang malay at nakakaintindi na. Takot na takot siyang gumawa ng pagkakamali dahil alam niya ang nakatakdang kaparusahan para sa kanya. Nakasulat din sa libro, "Yakap ang kailangan ko. Bakit yung ginagawang bato ang damdamin ko? Kailangan kong maging ligtas, hindi maging malakas. Musmus lamang ako." Ang kanyang mga magulang ay pinalaki siyang walang respeto dahil sa mga bagay na ipinamulat sa kanya at ipinakita sa araw-araw. Pero hindi pa din naging hadlang yun para kay Crisostomo para maging mabuting bata. Araw-araw sa palaruan ay nagiging tampulan ng asar si Crisostomo dahil sa kanyang kadugitan, dahil walang magulang ang nais mag-asikaso para sa kanyang pisikal na katauhan. Iniiyak na lamang ni Crisostomo ang lahat at kahit kailan ay hindi na siya lumaban. Sa edad na 7, hindi na niya alam kung saan lulugar sa mundo. Tila bawat sulok na kanyang pupuntahan ay pakiramdam niya ay siya pa rin ang nasa sentro at pinagtatawanan ng mga taong. Nais na niyang magpakalayo-layo, pero paano? Sa musmus kong utak, walang ibang pumasok sa isip ko. Aalis ako sa poder ng mga magulang ko balang araw o magpakamatay na lang ako para matapos na. Nakasulat na sambit ni Crisostomo sa aklat. Naging binata na si Crisostomo at natutunang umibig, ngunit lahat ay tinatanggihan siya at umaayaw sa kanya. Binabato lamang siya ng panlalait at masasakit na salita imbis na kausapin ng maayos. Bilang isang lalaki, hiyang-hiya raw si Crisostomo na araw-araw lamang na umiiyak dahil sa masasamang nangyayari sa kanyang buhay. Sa edad na 12, si Crisostomo ay nagplanong magpakamatay sa araw bago ang kanyang kaarawan. Pagkaswerte nga naman, siya ay nabuhay pa dahil siya ay agarang naagapan. Napagastos ang kanyang mga magulang sa mga gumamot sa kanya at tila na konsensya na ang mga ito sa kanyang pag-aakala. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, "Napakawala mong kwenta, Crisostomo! Sana ang ginastos na lamang sa pagpapagamot sa iyo
ay ipinangbayad na lamang sa maghuhukay ng libingan mo! Saad ng mga magulang ni Crisostomo ayon sa libro. Tila ang tubig alat ay naging asin at ang mga luha ni Crisostomo ay napapalitan ng galit. Gumising na lamang siya ng isang araw na palagi na lang mainit ang kanyang ulo. Wala na siyang ginagalang na kahit sino. Nagbago na ang ugali ni Crisostomo sa isang iglap. Malayong malayo na siya sa dati. Naging palamura, palasagot at palahusga na siya na para sa kanya ay magandang nangyari dahil kaya na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagpalamon siya sa sistema ng mga nakapaligid sa kanya hanggang sa naging katulad niya rin sila. Nakakatawa. Kapag pala ginawa mo sa kanila mga bagay na ginagawa nila sa'yo, ay hindi nila ninanais samantalang binubugbog nilang pagkatao ko sa mga ganong bagay nilang pinaranas sa akin. Sulat ni Crisostomo. Sa ganong ugali niya, natuto na din siyang mapasama sa mga maling barkada, inuman at mga pistahan sa malalayong lugar, dahilan para maimbita siya sa kaarawan ng isang hindi naman niya gaanong kasundong barkada. May kaya ang pamilya nito, kaya masasabing magarbo ang handaan. At iba-iba din ang katayuan ng mga bisitang katulad niya na naroon. Inilatag ang mga alak at doon na sila nagsimulang mag-inuman. Medyo nanibago si Crisostomo sa lasa ng alak, ngunit mas pinili niyang makisama hanggang sa lumipas ang ilang oras ay nakaramdam na siya ng kalasingan at nahilo hanggang sa makatulog. Pagkagising, ibang-iba na ang kanyang pakiramdam. Para siyang ibang tao. Sobrang linaw na ng kanyang paningin at tila napakalakas niya na wala man lang siyang maramdamang pagod o bakas ng kalasingan noong nakalipas na gabi. Sinalubong naman siya ni Rodolfo na siyang nag-imbita sa kanya nang nakangiti at tila nagagalak na makita siya. Kaya kaagad naman itong kinausap ni Crisostomo. Rodolfo! Ano bang nangyari kagabi? Bakit tila kakaiba ang pakiramdam ko? Tanong ni Crisostomo. Nagiinom man tayong lahat. Yun lang. Pero yung kakaiba yung nararamdaman mo. Kargo kita. Bumalik ka na lamang dito kapag alam mong may hindi tama. Matawa-tawang wika ni Rodolfo. Ganun ba? Sige, uwi na ako ha. Salamat. Doon ko nalang ipagpapatuloy ang pahinga ko sa bahay. Paalam ni Crisostomo. Habang naglalakad pa uwi, ramdam na ramdam ni Crisostomo ang init sa kanyang balat dahil sa tama ng araw. Wala siyang ibang maramdaman kundi hapdi, kaya nagmadali siya sa paglalakad at minabuting sa sinong lamang dumaan. Noong makauwi sa kanila, gaya ng inaasahan, puro sermon ang kanyang natanggap kung ano-anong pagmumura at panunumbat ang ibinabato sa kanya na naging dahilan para ikagalit ni Crisostomo at magbabato ng mga gamit na unang-unang beses niyang ginawa sa kanyang mga magulang na wala namang humpay sa pagpatol sa kanya. At doon niya unang beses ginawa ang karumal-dumal. Dinampot niya ang itak at doon niya walang awang pinagtataga ang kanyang ama. Wala siyang awang nararamdaman, kundi pananabik lamang sa bawat pagtalsik ng dugo nito ay ang paghiyaw ng kanyang ina, na walang magawa kundi ang magsisigaw. Nang malamog na ang kanyang ama, ay bigla naman siyang humarap sa kanyang ina. Kulang pa yung buhay niyo sa kabayaran sa pagiging miserable ng buhay ko! Sambit ni Crisostomo. Biglaan niya rin itong pinagtataga sa kabila ng pagmamakaawa nito. Wala siyang ibang nararamdaman kundi saya at pagkasabik sa kanyang ginagawa hanggang sa unti-unti na ding mawalan ng buhay ang kanyang ina. Ginhawa ang kanyang naramdaman at gaan ng kalooban. Wala na daw ang nagpapahirap sa kanya at wala nang magpapahirap pa. Naupo si Crisostomo
habang tinititigan ng nakangisi ang bangkay ng kanyang mga magulang na lasog na lasog dahil sa pagkabrutal na pagkaitak niya. Bigla siyang tumayo at ipinagpatuloy ang pagtadtad sa mga ito dahil nais niya itong lutuin at ipakain sa kanyang mga kapitbahay na siya ding nangmamaliit sa kanya. Niluto niya ito sa 5 putahe at ang matapos ay ibinalandra niya sa labas at dahil sa lakas na masiba at gahaman ang kanilang mga kapitbahay ay walang tanong-tanong at kaagad naman itong nagsipagkuhaan. Naubos nila ang pagkain na hindi man lang nagpasalamat at nagtanong kung anong meron. Mga swapang at gahaman talaga. Nakangising sambit ni Crisostomo. Kinagabihan, habang mag-isa si Crisostomo, mayroon siyang nararamdaman na kakaiba. Parang nakakaramdam siya ng uhaw. Hindi maibsang uhaw dahil nakailang subok na siya sa pag-inom ng tubig. Kaya naman, naisipan na lamang niyang tumambay sa bahay nila Rodolfo upang makipagkwentuhan at baka uhaw lamang sa alak ang kanyang nararamdaman. Sakto naman sa kanyang pagdating, naroon din ang iba pa nilang barkada na tila nag-uusap-usap. Doon naman nila hinarap si Crisostomo at mayroong ipinagtapat sa kanya. Crisostomo! Unang-una pa lang humihingi na ako ng tawad sa iyo. Hinawaan kayo ng mga kamag-anak ko na maging katulad namin. Aswang kami, pero huwag kang mag-alala. May kapalit naman eh. Magiging mayaman tayo. Alam mo kung bakit? Matagal na paroon tayo mabubuhay at magmumukhang bata at malakas. Paliwanag ni Rodolfo. Ganun ba? Bakit ka humihingi ng pasensya? Wala nga saysay ang buhay ko. Malaya na ako at wala na akong magulang. Kahit pa maging aswang ako, walang makakapigil sa akin. Mayabang na sagot ni Crisostomo. Aba, hindi ko inaasahang hindi ka magagalit. Pero nagagalak ako sa pagpayag mo. Ano? Handa ka na bang magpayaman? Tanong ni Rodolfo. Ngumiti ang barkadahan at doon nagsimulang mag-usap. Ang kanila daw gagawing negosyo ay bentahan ng karne sa palengke. Ang tanging pera na ilalabas lamang nila ay pambayad ng renta sa bentahan. Sila daw kasi mismo ang huhuli ng kanilang kakataing hayop man o tao. Magmula noong nasimulan nila ang negosyo, hindi na muli pang umuwi si Crisostomo sa kanilang tahanan. Sa simula, madalas silang nakukulangan sa mga hayop na kanilang ninanakaw, kaya doon nila naisip na mas mainam ang tao na lamang dahil sa iisang tao ay napakarami nitong taglay na laman. Doon natutong pumatay si Crisostomo na kamay at lakas lamang niya ang gamit. Malayong malayo na siya sa dati niyang pagkatao dahil wala na siyang awa. Nakasulat din ang unang karanasan ni Crisostomo sa pagpatay ng tao. Uhaw na uhaw raw siya sa dugo noong mga sandaling yun. Kaya naman sa 10 oras ng gabi ay nag-abang siya sa talahiban ng mababagat o matatambangan niya. Sa pagtagal, napansin niya ang pagdating ng isang binatang may buhat na balde na tila galing ito sa pag-iigib. At doon naman niya nakita na isa ito sa mga binatang nakikisama sa mga nangungutya sa kanya. Kaya naman, naging grabe ang interes nito na patayin ang binata. Kaagad niya itong hinarang at dinaganan. Nagulat naman ang binata at noong nakita siya nito, imbes na matakot, ay nagawa pa nitong tumawa. Oh! Ay, si Crisostomo pala! Aba, tumatapang ka na ha! Kaya mo na ba ang sarili mo? Ay, lalo kang pumangit ah! Bumaho ka pa! Umakyat ang galit sa sistema ni Crisostomo at doon naman niya inilabas ang kanyang tunay na anyo. Ginamit niya ang mahaba niyang kuko para walang awang undayan ng saksak ang binata. Rumaragasa ang dugo nito sa dibdib at sa tiyan na sinasalo naman ng mahabang dila ni Crisostomo
na sabik na sabik at uhaw na uhaw sa dugo. Winakwak naman niya ang tiyan nito hanggang sa magkawatak-watak ang mga lamang loob nito. Kinain niya ang utak at puso at nang makarinig ng paparating, ay kaagad naman niyang kinaladkad ang bangkay patungo sa tahanan nila Rodolfo kung saan nangyayari ang katayan. Bumalik siya sa kanilang tahanan noong gabing yun at doon siya nagsulat sa kanyang talaarawan. Kinabukasan, nakita ni Crisostomo ang mga litrato nila ng kanyang mga magulang na magkasama. Napatawa na lamang siya at napaisip na puro huwad lamang ang lahat, kaya naman kaagad niya itong sinipa para hindi na niya makita. Kaagad siyang umalis para maabutan ang kumpulan ng mga kapitbahay sa labas at rinig sa mga ito ang usaping nawawala ang isang binata at tanging bitbit lamang nitong balde at mga dugo ang natagpuan. Walang mapagbintangan ang mga tao, kaya panatag pa rin si Crisostomo na maglakad sa labas nang bigla siyang tanungin ng isang magsasaka. Napapadalas raw ang tulog mo kina Rodolfo ah. Bakit? Di ka na ba hinahampalos ng ama at ina mo? Nasaan ba sila? Hindi ko alam at wala akong pakialam. At mas lalong wala kang pakialam. Sagot ni Crisostomo. Heh, huwag mong hintayin na malaman ng lahat na nayanggaw ka ng pamilya nila Rodolfo. At pag hindi pa nakita ang mga magulang mo, magtago ka na dahil hindi kami magdadalawang isip na pinatay mo sila. Napangisi na lamang si Crisostomo at panatag na umalis at tumungo kila Rodolfo. Dumadami na ang perang pumapasok sa kanila kung ano-ano na rin ang napupundar nilang magbabarkada at kung ano-ano na ang nabibili nila. Pero hindi naman palaging maginhawa dahil sa muling pagbalik ni Crisostomo sa tahanan nila ng kanyang mga magulang, nakaabang na sa kanya ang kanilang mga kapitbahay na sinisigawan siyang aswang at mamamatay tao. Nabuking na din ng lahat na siya ang may gawa ng pagkawala ng isang binata at misteryosong pagkawala din ng kanyang mga magulang. Hindi ito pinansin ni Crisostomo at dinampot ang kanyang talaarawan. Lumabas siyang may kumpiyansa sa sarili dahil palubog na din ang araw at sinundo siya nila Rodolfo. Dahilan para paglabas ay pangilagan sila ng mga tao at napasigaw pa si Crisostomo ng mga katagang, "Mga patay gutom! Kinain nyo yung mga inahanap nyo! Sarap na sarap pa kayo!" Walang lingon-lingon na tumalikod si Crisostomo. Kaya naman matapos yun, ay nagdesisyon na siya na hindi na siya babalik kailanman sa lugar na kanyang nakagisnan. Nagpatuloy ang kanilang negosyo at pinahinga muna nila ang pambibiktima ng tao para walang makabuking sa kanila. Umusad ng umusad ang negosyo hanggang sa limpak-limpak na ang kanilang salapi. Nagtayo pa sila ng iba't ibang negosyo kagaya ng bilihan ng mga ginto, kainan at kung ano-ano pa na nakapangalan sa buong barkadahan nila. Sa tagal ng panahon, ay nagkaroon na din ng kakayahan na magpatayo sila ng isang magarang tahanan kung saan nila ginagawa ang mga karumal-dumal na pagpatay sa kanilang mga biktima at pagpapahirap sa mga tao bago nila ito gawing karne at ibenta. Naging mahigpit ang kanilang pagkuha ng mga trabahador dahil bawat palya ng mga ito ay kanilang pinapatay. Naging traidor din sila dahil halos lahat sa mga ito ay hinawaan nila ng pagiging aswang upang makasigurong hindi na ito magsasalita sa iba sa mga nakikita nito. Detalyado din ang bawat pagpapahirap sa mga nagiging biktima. Bata, matanda, buntis, lalaki o babae ang umiiyak gabi-gabi sa selda ng kanilang mansyon na nagmamakaawa na bigyan pa sila ng pagkakataong mabuhay at makalaya. Ginawa din nila ang konsepto ng pangbibihag ng mga inosenteng bata at ibabalik ito ng buo kung babayaran sila
ng malaking halaga. Hanggang sa isang araw, may mga hindi kilalang grupo ang sumugod sa kanila. Kahit ganoon na ang nangyayari, ay pinili pa ding sulatan ni Crisostomo ang kanyang talaarawan dahil batid nila ang bagsik ng hindi kilalang grupo. Bigla na lamang nabitawan ni Crisostomo ang talaarawan at doon na natapos ang kwento. Biglang napaisip si Andres, nakatakas kaya si Crisostomo at buhay pa kaya siya? Dahil ilang taon na ding abandonado ang mansyon na nilisan nila. Doon siya naging desidido na ungkatin ang lahat. Kaya kaagad siyang bumalik sa mansyon at naghanap ng mga ebidensya sa kanyang mga nabasa. Doon niya nakumpirma na naroon ang lahat ng nakasulat, ang mga selda, ang opisina at mga upuan na nagpapahirap sa mga nagiging biktima nila. Naroon din ang mga damit at iba't iba pang detalye na tugma sa mga nakasulat. Mas lalo siyang naging desidido na mahanap si Crisostomo sa hindi malamang dahilan dahil parang nakatakda talaga na matagpuan niya ang libro. Sa paglalakad-lakad sa mansyon, umagaw sa kanyang atensyon ang isang kwartong nakakandado. Nais niya itong lagpasan pero parang may enerhiyang nangihila sa kanya at naguutos na huwag umalis at buksan ang silid. Kaagad naman siyang humanap ng bagay na makapagsisira ng kandado at doon naman ito kumalas kaagad dahil sa kalumaan. Bumungad sa kanya ang mga papel na nagkalat, kaya naman binusisi niyang mabuti ang nakasulat at nakasulat sa isang papel ang mga katagang: "Malapit na sumugod ang mga albularyo at mga antigero. Malapit na kami mapalayas. Malapit na maglaho ang lahat ng aming mga pinaghirapan." Base sa itsura ng silid, alam niyang kay Rodolfo ang liham. Kaya naman naghalukay pa siya at nakita niya ang isang papel na may guhit na isang malaking bundok at mayroong nakapormang bahay sa tuktok nito. At doon niya unti-unting inisip at napagtanto na alam niya pala ang bundok na yon. Base sa kabog ng kanyang dibdib, ay sigurado siyang naroon sina Crisostomo. Wala naman siyang ibang balak. Ang nais niya lamang ay maisauli ang talaarawan dahil alam niyang mahalaga yon sa kanya. Kaagad siyang naghanda para umakyat sa bundok. Dinala na ni Andres ang mga dapat niyang dalhin at inihanda ang kanyang sarili na makita ang mga taong laman ng tila nobelang kanyang nabasa. Uhaw at pawis ang kanyang naging puhunan, maakyat lamang ang bundok, at sa paglipas ng 6 na oras ay naabot na niya ang tuktok na nagpatambad sa kanya ng mga magagandang kabahayan. Modernong istruktura ng mga bahay na hindi kaagad makikita dahil sa tago nitong pwesto. Sa palagay niya ay nasa 5 bahay ang nandoon. May mga sasakyan at kung ano-ano pang nakamamanghang bagay na imposibleng mapunta sa tuktok ng kabundukan. Kaya naman, nanabik siya at biglang tinawag ang pangalan ni Crisostomo. "Crisostomo! Rodolfo! Nandito ba kayo?" Sigaw ni Andres. Walang ano-ano'y kaagad namang mayroong sumakal sa kanya at mapadapa siya sa lupa. Hihigpitan na nito ang pagkakasakal nang bigla namang nahulog sa kanyang sisidlan ang talaarawan at doon binitawan siya ng may hawak sa kanya. "Ang talaarawan ko!" Sambit ng isang boses na kaagad namang dinampot ang talaarawan. "Saan mo ito nakuha? Anong pangalan mo? Pasensya ka na. Akala ko isa ka sa mga kalaban namin." Wika ni Crisostomo. Napatitig si Andres dito. Hindi totoo ang mga panlalait sa kanya dahil napakagandang lalaki ni Crisostomo at napakatangos ng ilong. At sa kabila ng mga taong nakatala sa talaarawan
ay tila sobrang bata pa din ni Crisostomo. Ako si Andres. Nautusan kami maglinis sa mansyon nyo ng bagong may-ari. Hindi ko sinasadyang mabasa yan. At noong malaman ko lahat, ay nais ko itong ibigay sa'yo dahil nandyan ang kwento ng buhay mo. Paliwanag ni Andres. Hindi ko na pala kailangan magpakilala sa'yo, no? Sige, tumuloy ka muna dito. May nagbabadyang panganib sa ibaba, lalo at paggabi na. Bati ni Crisostomo. Inalalayan siya nito hanggang sa makapasok sa isa sa pinakamalaking bahay doon. Ipinakilala siya kina Rodolfo at sa mga iba pa nilang kasamahan. Doon din niya napag-alaman na tuloy pa din ang kanilang mga negosyo at inilipat na lamang. Nabanggit din sa kanya ni Crisostomo na ang mga sumugod sa mansyon nila noon ay inutusan ng magsasaka na nakakahalata sa kanyang nahawaan siya. Hindi na sila lumaban dahil maaari nila itong ikamatay. Pero nakapaghiganti naman daw sila dahil napatay nila ang magsasaka. Sa ngayon daw ay tahimik ang pamumuhay nila sa bundok at walang ibang tao para pakialaman sila at pag-usapan. Inilibot din siya sa buong bahay at doon niya nakita ang mga selda ng mga bihag na halos magsiksikan na sa sobrang puno. Pero nilabanan niya ang kanyang takot dahil pag nagpakita siya ng takot, ay siya naman ang sumunod na ilagay dito. Yan? Yan mga taong yan, hindi yan nakakaawa. Yan yung mga kawatan sa palengke, mga tamad at mapanlamang. Mamaya madaling araw, kakatayin na namin ang tatlo sa mga yan para bago sila mawala sa mundo, may pakinabang man lang sana sila. Paliwanag sa kanya ni Crisostomo. Naglakad-lakad pa sila at nadaanan naman nila ang bintana kung saan tanaw ang katayan. Kitang-kita niya ang mga ulo ng tao na nakasabit dito at iba't ibang parte ng katawan nito. Habang ang iba naman ay tinatadtad ng mga trabahador nilang nanilisik ang mga mata at naglalaway sa mga karneng hawak nito. Hindi pa natatapos ang kanilang paglalakad nang bumuhos ang malakas na ulan at sabay nito ang pagpasok ng isang trabahador na nagsasabing, May bagyo! Isang linggo ang itatagal at walang humpay ang magiging pag-ulan. Delikadong bumaba ng bundok! Kaagad naman na kinabahan si Andres dahil kung totoong may bagyo ay hindi siya makakababa at matagal-tagal ang igugugol niyang oras sa bundok kasama ang mga tanyag na aswang. At malaki ang tsansa na gawin din siyang karne ng mga ito. Sa unang gabi ay binigyan siya ng maayos na hihigaan sa isang silid na komportable. Unang beses niyang makahiga sa ganoong klaseng higaan dahil mayayaman lamang ang kayang bumili ng ganoon. Hinatiran din siya ng pagkaing prutas para hindi siya mag-alala kung karne ba ng tao ang ipapakain sa kanya. Hindi din siya pinapakitaan ng kahit anong masamang motibo ng mga nasa paligid niya dahil nga raw malaki ang utang na loob sa kanya ni Crisostomo. Kinabukasan, malakas pa din ang ulan. Naimbitahan siya sa pagpupulong ni na Crisostomo at Rodolfo at ng iba pa nilang barkada. Dahil raw matagal na si Andres na malaya sa bayan, ay nanghingi sila ng tulong kung saan pa nila maaaring itinda ang mga karne o kaya pagtatayuan ng kanilang pwesto. Nagbigay naman ng mga lugar si Andres at napag-usapan din nila ang kasalukuyang kalakaran. Marami pa rin daw ang naniniwala sa mga aswang kaya kailangan nilang maging sobrang maingat. Ayos ka lang ba dito, Andres? Huwag kang mabahala. Hawak mo ang istorya ng buhay ko na maaari mo pang maibahagi sa iba. Hindi ka namin papahamak dito. Sambit ni Crisostomo. Bakit sa kwento mo, naging masama ka na? Palagay ko naman, mabait ka naman tao. Bakit ibang-iba sa nakasulat sa iyong talaarawan? Tanong ni Andres. Noong nabasa ko kasi mga naunang bahagi ng talaarawan ko, sa loob ng ilang taon, lagi akong kawawa
Lagi akong aping-api. Lagi akong mabait. Kaya napagtanto kong hindi ko na isusulat doon ang magaganda kong nagawa. Puro masasama na lang. Para sa tuwing binabalikan ko ang araw ko doon, hindi ako panghinaan ng loob at hindi mababa ang tingin ko sa sarili ko. Kaya ngayon, malay na narating ko. Tinatawanan ko na lang ang mga masasaklap na ala-alang nangyari sa akin. Paliwanag ni Crisostomo. Kaya ba wala ka pa rin asawa ngayon? Kasi natatakot ka maging kagaya mo magulang mo? At mahirapan din kagaya mo magiging mga anak mo? Magandang talong yan. At tama ka. Ayoko na magkaanak. Ayoko nang isalin ang lahi ng kademonyohan ko. Sarili ko lang ang gusto kong isipin. Gusto kong isuluhin ang yaman na meron ako dahil ilang taon din ako nagdusa bago ko to makamit. Si Rodolfo lang ang may lakas na magkaanak para daw may takapagmana kami. Kaya yun, tatlo na ang kanyang anak. Wika ni Crisostomo. Yung totoo, ilang taon ka na? Hindi ako makapaniwala sa mga edad na nakasulat sa taalarawan mo dahil napakabata mo pa din. 130 taon na. Mas matanda pa ako sa lolo ng iyong lolo. Ay, kabisado ko na ang takbo ng mundo. Kaya alam kong mapagkakatiwalaan ka unang beses na tumapak ka dito sa lugar namin. Salamat talaga. Kala ko hindi ko na muli makikita pa ang talaarawan ko. Dahil sa pagkakatanda ko napakabata ko pa noong sinimulan kong isulat yan. Napangiti na lamang si Andres at namangha na lamang sa kanyang mga narinig dahil hindi pa din siya makapaniwala na may 100 taon nang mahigit ang nakatayo sa kanyang harapan pero mas bata pa din tingnan sa kanya. Naglakad-lakad si Andres at pinasok naman niya ng lakas loob ang katayan. Doon niya nakita ng aktwal na kinakatay ang isang lalaki na mamaos-maos na kakasigaw sa pagmamakaawa. Gamit lamang ang mga kuko ng nagkakatay. Napansin niya din si Crisostomo na nilalantakan ang ibang mga karne na hindi pa tinatadtad. Binutas ng mga nagkakatay ang leeg ng lalaki at pinatulo ang dugo sa isang balde na halos mag-umapaw na sa sobrang pagkapuno habang inuunti-unting tanggalin ng iba pa ang kamay at paa nito. Rinig na rinig ni Andres ang pagbali ng mga buto nito at mga pagbitik sa katawan nito. Paghiwa nila ng tiyan ng lalaki, lumabas naman agad ang mga lamang loob nitong tumitibok-tibok pa na kaagad namang hinaltak ng mga mangangatay at pinagpaparte-parte. Ang mga utak at puso ay inaabot kina Rodolfo at Crisostomo na kaagad naman nilang kinakain. Pigil na pigil sa pagsusuka si Andres dahil nakakabaligtad talaga ng sikmura ang kanyang mga nakikita. Hindi pa doon natatapos dahil nakita niya din na pinapatay ng mga ito ang isang batang lalaking musmus pa na tila nakuha lamang nila na palaboy sa lansangan. Hindi nila ito tinadtad, bagkus ay nilapa nila ito ng walang awa. Kaya naman bigla na lang umalis si Andres dahil hindi na niya kinakaya pa ang kanyang mga nasasaksihan. Sa pagharap niya sa hapagkainan, nakita niyang halos hilaw ang mga ulam at bilang may konsiderasyon ay pinakaing muli sa kanya ang prutas. Wala namang reklamo si Andres dahil masarap naman ang mga prutas na inihain sa kanya. Masaya siyang nakakausap ang mga aswang ng harapan dahil magagaling itong makisama. Naiintindihan niya din ang mga ginagawa nito, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagtitimpin. Kinabukasan, nagising siya sa ingay ng mga baril. Kaagad siyang bumangon at dumungaw sa bintana. Doon niya natagpuan sa gitna ng ambon ang mga pulis at sila Crisostomo na nagpuputukan ng baril. Kaagad siyang nagtago sa ilalim ng kanyang higaan. Bigla namang pumasok sa kanyang silid ang isa sa mga tauhan nila Crisostomo. Huwag kang matakot. Lagi yang nangyayari. Aalis din yung mga pulis na yan.
hindi na sila makakababa ng bundok ng buhay. Wika nito sabay alis. Nang matapos ang putukan, kaagad namang lumabas si Andres at tinanong kung anong nangyari. Doon niya napag-alaman na may nakapagturo ng kanilang kuta dahil isa sa mga naging bihag nila ang anak ng pinakamayaman sa kanilang bayan. Ayon sa mga nasa bundok, ay may mga sigbin daw silang nag-aabang sa gitna ng bundok na bababaan ng mga ito. Na siyang lalapa sa mga pulis at magkakaladkad sa mga bangkay nito patungong bayan upang palabasin na hindi pa ito nakakarating ng bundok bago mamatay. Kinagabihan, mayroong selebrasyon sa gitna ng malakas na ulan. Sa pinakamalaking bahay, lahat sila ay nagtipon-tipon at sa gitna nito ay may tatlong nakagapos na pinagtatawanan lamang ng mga aswang. Lahat sila ay nasa anyo ng nakakatakot na halimaw, maging sina Rodolfo at Crisostomo. Kaarawan daw kasi ng anak ni Rodolfo na isa ding aswang, kaya siya ang magdidesisyon kung paano nila papatayin ang tatlong nakagapos. Napagdesisyonan ng anak nito na ang unang nakagapos ay ilulublob sa kumukulong tubig para maging malambot ang balat nito. Ang nasa gitna ay sa kumukulong mantika at ang huli ay kakainin nila ng hilaw. Naghiyawan naman ang mga aswang na tila nagustuhan nila ang nais ng 12 anyos lamang na batang lalaki na nagdadaos ng kanyang kaarawan. Nagpakatay naman si Crisostomo ng buhay na manok sa harap ni Andres para ipakita sa kanya na ang kakainin niyang karne ay karne ng hayop at hindi ng taong. Kaya noong gabing yun ay nakakain ng karne si Andres ng walang ibang kahati. Nakita niya din kung paano pinahirapan ang tatlong nakagapos at naisakatuparan ang nais ng bata. Sa isang malaking kawa na may kumukulong tubig, inilublob ang unang lalaki na halos matuklap ang mga balat. At hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumigaw dahil na din sa pagkalunod at pagkapaso. Hindi pa nga nakakaraos ang una, ay isinunod na ang pangalawa na parang isang manok na walang awang hinagis na lamang sa kumukulong mantika. At ang huli ay pinagtataga nila ng buhay. Naluluha na lamang si Andres sa kanyang mga nakikita, pero hindi na siya nandidiri at natatakot. Ilang araw pa lamang siyang nananatili doon, ay grabe na ang mga nasasaksihan niya. Hindi na niya mawari pa kung ano pa bang kakaibang mangyayari kinabukasan at sa mga susunod pang hindi hihinto ang bagyo at hindi siya makakababa sa bundok at maibalik ang normal niyang buhay. Kinaumagahan ay tulog na ang lahat. Si Andres at ang mga bihag na lamang ang gising dahil normal silang mga tao at ang mga aswang ay tulog sa umaga. Napansin niya ang isang binata sa selda na umiiyak habang nagdadasal. Hinintay niya itong matapos bago niya kinausap. Bata, paano ka napunta dito? Tanong ni Andres. Magnanakaw ako eh. Madami akong nanakawan. Dami nang nasugatan ng patalim na ginagamit ko sa pang-hold up ko. Ito na ang parusa ko. Di ko alam kung hanggang lang pa ako mabubuhay. Gusto ko na lang matapos to. Saad nito. Ilang araw ka na ba dito? 2 linggo na. 2 linggo na akong umaasa na sana makalabas pa ako. Nang mabalikan ko yung nanay ko na naiiwan ko sa bahay na naghihingalo. Sa palagay ko patay na siya at malapit na akong sumunod. Pag nakaalis ka dito, pumunta ka sa bahay namin. Tignan mo yung nanay ko kung buhay pa. Balita mo sa kanyang hindi na ako makakabalik. Sabihin mo, nahuli ako ng pulis at sa malayong lugar ako ikukulong. Sabihin mo, di na ako makakabalik. Paalala nito. Sige, makakaasa ka. Malungkot na sagot ni Andres. Ako din. Jomar ang pangalan ko. Puntahan mo naman yung mag-ina ko. Sundalo ako. Nabihag ako dito kasi may ninais akong
iligtas pa akit ng bundok. Pero ako pala ang dapat iligtas. Sabihin mo, nabaril ako sa ulo at naagnas na lang ang katawan ko. Lumapit ka mo sila sa gobyerno, kunin nila ang pera ko. Sabat pa ng isang bihag. Dumami ng dumami ang nakipag-usap kay Andres at tinandaan niya ang bawat detalye na sinabi ng mga ito na kanyang gagawin sa pagbaba niya ng bundok. Hindi siya pwedeng makialam, kaya gagawin na lamang niya ang kanyang nais na maitulong. Kinagabihan, madaming napatay sa bihag. Alam niyang ang isa sa mga ito ay ang mga nakausap niya. Hindi na niya nagawang sumilip dahil nilalamon siya ng kanyang konsensya. Ang nais lamang niya ay maibalik ang talaarawan. Hindi niya alam na sobrang dami niyang masasaksihan, matututunan at mapagtatanto sa pagtira sa poder ng mga aswang. Isa na doon ay ang epekto ng pang-aabuso sa isang tao. Nag-iiba ang mentalidad ng mga inaabuso at nagiging mapang-abuso din sila sa pagtagal. Ang buhay ay may hangganan at ang higit sa lahat, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay mapagkakatiwalaan. Base sa kwento ng mga bihag, ang ilan sa kanila ay niloko ng mga trabahador nila Crisostomo para bigyan ng magandang trabaho, pero hindi nila inaasahan na sa kamatayan ang mga bagsak nila. Mabuti na lamang daw si Andres ay may utang na loob sa kanya ang mga aswang, kaya paniguradong ligtas siya. Unti-unting nawala ang bagyo, gumaganda na ang panahon at dumating na din ang araw na ibababa na ng mga trabahador ang mga karne at isasabay na din si Andres. Niyakap siya ni Crisostomo at nagpasalamat at nangako sa kanya na kung kailangan niya ng tulong ay huwag mahihiyang pumanhik sa bundok. Nagnais din si Crisostomo na bayaran siya ng 1,000,000 para sa kanyang katahimikan. Tinanggap ni Andres ang pera at sumakay na sa sasakyang pababa ng bundok dahil mayroon palang sekretong daanan. Nang makababa at makabalik sa normal niyang buhay, ay hindi niya maiwasan ang maiyak. Ang pera ay kaagad niyang ipinasok sa bangko. Ang iba naman ay pinangpatayo niya ng bahay sa kanyang sariling lupa. Naglaan din siya ng pera at ipinangnegosyo naman niya at ang iba ay ginamit niyang pamasahe papunta sa mga lugar na binanggit ng mga bihag upang tuparin ang mga bilin nito. Yumaman din si Andres gaya nila Crisostomo, pero ang negosyo ni Andres ay malinis at hindi tungkol sa karne. Paglaon, si Andres ay nagkaroon ng asawa at 6 na puro lalaking mga anak. Halos araw-araw, kinukwento niya sa mga ito ang kanyang mga nabasa at karanasan kina Crisostomo. Minsan din ay nagdadaing ito na kanyang napapanaginipan si Crisostomo na patay na daw at nagpapasalamat sa kanya. Hanggang sa namatay na din si Andres sa edad na 70, ipinamana sa kanyang anak ang kwento ng kanyang naging pagyaman at mga masasalimuot na karanasan ng ibang taong kanyang nakasalamuha. At ang mga anak ni Andres ang nagpapatunay na masayang ibinaon ni Andres kasama niya sa hukay ang mga alaala noong natuklasan niya sa mansyon ang talaarawan ni Crisostomo. Wakas.